Kapag po sinabing Noche Buena ng mga Pinoy, hindi mawawala riyan ang Christmas ham. Kaya kahit po tumataas ang presyo nito, tuloy lang po ang ilan nating kababayan sa pagtangkilik at pagbili nito. Pero paano nga ba nating star ng Noche Buena o paano ba naging star ng Noche Buena ang hamon? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Christmas ham ba? Mabenta yan sa isang tindahan sa Mandaluyong. Inflation is real nga lang. Dahil ang boneless ham nilang 1,480 pesos noon, 1,540 pesos ngayon. Pero wag ka. Medyo ano rin sir, marami din pong pumupunta dito, nagpapareserve. Hinahanap-hanap din po nila, bumibili din po talaga. Hindi pwedeng mawala. Family tradition nga yun. Well, I'm thinking about getting a smaller piece. Pag walang ham, parang hindi kumpleto yung Pasko. Eh bakit nga ba naging star ng Noche Buena ang hamon? Ayon sa food historian na si Jaime Salvador Corpus, mga Espanyol ang may dala ng ham sa Pilipinas. Pero ipinakilala lang din yan sa kanila ng mga trader galing Old China. Ang ham kasi paraan ng pag-preserve at pag-imbak ng pagkain para sa mahabang paglalakbay. At sa unang piging ng unang Pasko sa Pilipinas, tampok sa hapag ng mga praile ang ham na baon nila mula Espanya. Para mapalaganap ang Pasko, nag-imbita sila noon ng mga litaw ng bayan. Ang counterpart nila ngayon ay mga influencer at socialite. At ayon, dahil laging nakikita ang hamon sa hapag ng mga mayayaman at elitistang Pinoy, naging status symbol ito noon hanggang ngayon. Pinapakita dito na kahit tayo mahirap ng mga Pilipino, ay kaya natin na magbili. Kaya natin na maghanda ng ganitong klase ng hamon. Hindi raw maikakailang status symbol pa rin ang hamon ngayon, pero nag-evolve na rin ang kahulugan ng hamon para sa maraming Pilipino na simbolo na raw ng katas ng kanilang pinaghirapan buong taon. Kahit pa paano sa kanilang munting kinikita, sa kanilang hanap buhay, ay napaglalaanan nila ang hamon bilang isa sa mga natatangin na pagkain na pagsasaluhan kapag panahon ng Kapaskuhan. At ito rin yung nagbibit-bit ng tinatawag natin na bonding no sa bawat pamilyang Pilipino na ang hamon ay siya ay isang connector no nagre-reunite siya sa ating sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya si Hilda pinag-ipunan daw buong taon ang pambili ng ham. Kahit pa sa tindahan ng ham sa Quiapo ay 1,680 pesos na ang ham na may buto at 1,580 pesos ang boneless. Spirit of Christmas, yung ham. Eh, never na nawala ang ham sa taon-taon, meron yan. Kahit gano'ng kamahal yan, kulang pag walang ham, spaghetti. Si Kirby naman, niliitan na lang ang bili niya. Since I was little, talaga may ham na talaga sa bahay. Meron man o wala ang star ng Noche Buena ngayong Pasko, huwag kalimutan na ang mas mahalaga, sama-samang magsasalo-salo ang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas.